Ibigay dito kay Jeffrey Cariaso. Kerber Raimundo, tinawagan ng ating mga referees. And Kerber Raimundo giving less resistance dahil mukhang alam niya na umuna siya. At saka katabi niya yung referee doon eh. So kitang-kita. Ayan. Ako, nagtaruntuloy ng dalawang puto si Jeffrey Cariaso. At ito nga, nabigyan ng 3-point lead ulit itong Alas sa Aces. 6 minutes, 6 seconds dito po sa ating laban. 66 ang score ng Alaska. 63 naman ang Pure Food. Sakto lamang yan. Oop, nabitawan dito ni James pero nahabol niya uli. Crossover, dire-direto si James Yap. Ang ganda ng pasa pero na-anticipate this time ito si Jeffrey Cariaso. Sayang yun. Ang layo ng pinanggalingan ni James Yap. Pero that time na-anticipate naman ito si Jeffrey Cariaso. At itong si Coach Ryan Gregorio, sabi niya, teka, timeout muna tayo. Dahil meron akong gustong pagawa sa mga players ko. Tumitigit na sila dito. Tatlo na lang ulit dito, labang ng Alaska Aces. Kaya ito, mag-uusap-usap muna itong dalawang team. At for pang ulam ang pinag-uusapan natin siya. Kasama na yung talakasi. Itong si James Yap. Ay, ito mga, dahil last game, 54 minutes, 28 points. Meron pang 2 blocks na panghimagas. And for you to play 54 minutes, tapos bumalik ka 2 days after, ay ito, pinapakita din na kondisyon. Itong si James Yap. Meron na lang 4 seconds sa shot clock dito ng Pure Food Chunky Giants, kaya tumawag ng timeout. Si Coach Ryan Gregorio, gusto niya siguraduhin. Ito, makikita muna natin yung first game result. Red Bull nanalo, come from behind yan, ha? Contra Wellsburg, ang best player. Si Carlos Sharma at si Nick Finisi. Career high yun for Carlos Sharma. Oh. Who just joined the Red Bull. Ito na yung play ng Pure Food at abahagod, timeout for Pure Food dahil nakascore pa sila with 4 seconds remaining sa shot clock. Nauubos na rin kasi ang oras, 5 minutes and 40 na remaining na lamang sa ating laban. Naramdaman ni Coach Ryan ang kahalagahan ng offensive transition. They have to make a basket para hindi makalayo itong Alaska. Now, down by only one ang Pure Food. Sabi ni Coach Ryan, test of character raw yung last game nila. Tignan natin kung because of the same type of character. At ito si Roger Yap, giving Pure Food the lead with that layup, 67-66. At buhay na buhay ang fans ng mga taga-Chunky Giants. Sa pagkaagaw ni Roger Yap, kahit 2 steps ahead siya on Nick Velasco, kailangan niyang tansahin din ng kanyang defender. Ito na ngayon, ang Alaska gusto mabawi ang lamang. Willie Miller, sumaksak, kick out to Jeffrey Cariaso. Sinanudo ni James Yap. Kasi pa maagaw. John Perio, 2 seconds sa shot clock. John Perio, mahina. Agawa ng bola, mabubunta sa Pure Food. Kirby Raimundo tumatakbo. Kirby Raimundo, parang point guard dito. Kirby Raimundo, binigay kay James Yap. Ang ganda. Second. Ang ganda ng fake pass itong si Kirby Raimundo. Kunyari papasa, tapos hindi. Tapos ipapasa pala. At kumunay ka naman si James Yap. Parang repeat performance ng last game ito. Para sa Pure Food Chunky Giants trailing most of the way. Fourth quarter. Ito yung agaw kanina ni Roger Yap na nagbigay sa kanila ng lamang. 67-66. James Yap to Roger Yap ang nangyari doon. Samantala ito naman si Kirby Raimundo acting like a point guard. At doon pa, meron pa pa-fake-fake doon. Binigay dito kay James Yap. Giving them the biggest lead of the ball game at 3 points, 69-66. Ang masamang balita dito, Richard. These are the same characters na nagbigay ng kampiyonato para sa Pure Foods. James Yap, Roger Yap, at saka itong si Kirby Raimundo. Ito na ngayon ang Alaska. Entry pass kay Nick Velasco. Tinawagan ng foul dito si Mark Pingris. Only his third personal foul. At itong mga taga-Pure Foods, actually looking for that opportunity na makakuha ng isang streak. Kanina pa silang lingering lamang katabi at waiting to bounce. At mukhang nakakita na sila ng opportunity dito sa last quarter. Tingnan natin kung anong gagawin dito ng Alaska. They were leading most of the way in this ball game until this point. Jeffrey Cariaso, and that's the leader for you, the Jeff. Jeffrey Cariaso answering the call para sa Alaska Aces. Ang hirap na tira, but hindi yun extraordinary para dito kay Jeffrey Cariaso. And may foul away from play. Matatawagan dito si Nick Velasco. Pangalwa ito para kay Nick Velasco. Maaga na sa penalty itong mga taga-Alaska. Tingnan muna natin dito, ito yung pirouette move ni the Jeff, Jeffrey Cariaso. At ayun nga, Jeffrey Cariaso ayaw na talaga sayangin. Yung effort nila
in this ball game. Dahil kailangan na nilang manalo. Remember, they're in the bottom of the team standings and they're on a 3-game losing streak. Para naman siyang nalukob yun, para napapayungan dahil lahat ng kapula. Yung kaharap doon ni Jeffrey Cariaso. But being familiar with the place where he was, doon sa shaded area, halos itinapo na laman niya yung bola, alam niya, papasok na yun. Ito na numbers ni Kirby Raymundo, double-double na siya. And with this basket, he converts his 13th point of the ballgame. At ayan naman ang natin ang sesiksihan at ang gagandahang Astig Dolls. At nakaagaw dito ang Pure Foods Chunky Giants. Sinasabi nga, mas astig kami. Oo. Habang nakatingin tayo kasi doon sa Astig Dolls eh. Nalingat ng mata natin ng konti. Nakaagaw dito ang Pure Foods. Revangelista! Ganda na pasa kay Mark Bingris. Ikaw face sa bay tatlo. Lumipad doon sa Alaska Aces. At itong Pure Foods Chunky Giants, parang nakaamoy ng dugo. Biglang umatake eh, no? Not only the players, the fans are alive. The fans of Pure Foods are now alive. And they are feeling the momentum and feeling the blood. Lamang sila ng tatlo. At gumraduate pa, one of the more important players to coach Tim Kuhn. Tony De La Cruz will foul out the first casualty sa larong ito. And Dale Sigson ngayon ang papalit kay Tony De La Cruz. Dale Sigson, maganda rin nilalaro dito. Tandaan natin si Dale Sigson. Eh, familiar rin yan sa triangle offense dahil sa USC nagkaro yan under coach Arik Del Rosario na naging assistant rin sa Alaska. Ayun mga Astig Dolls, yan daw ang kapalaran mo ngayong gabi, Richard. Ganun ba? Kapalaran ang pinag-uusapan natin eh. Yung mga Dolls, mga manika. Ikaw yata, manika ka ba? Aba, huwag mo sabihin yan dahil sasama ang kapalaran ko pag uwi ko sa bahay. Ito ngayon, si Mark Pingris, pinagaganda kapalaran ng Pure Foods dito. Apat na lamang nila ngayon sa Alaska. Napapangiti na nga dyan si Mark Pingris. Mark Pingris, gusto pang dagdagan yan. Ito ng biggest lead para sa Pure Foods Chunky Giants. At yun na nga, lima na. Ang lamang dito ng Pure Foods. At ito, nagpe-press pa sila. At ayun, nakatabing na naman. Pero Willie Miller, nakuha. Maitawid kaya nila. Naitawid nila. Binigay kay Velasco. There's Sigson. Pagkita sa poste kay Sunny Fong. Sunny Fong ngayon na tatapigan. Ito naman, Jeffrey Cariaso, another big shot from the chest. Nakita na naman po ang TM Press mula sa pinalakas sa TM Power to the People. Nag-aamoy turnover na sana yun for Alaska. We started with the turnovers in the fourth quarter, pero naisalba sila ni Dajet. Ito ngayon, Alaska needs to stop dito, no? Okay, James Yap. Gusto pawiin yung 3 points na yun ni Jeffrey Cariaso, James Yap. Taking charge ka rin dito, our reigning MVP. At tuwan-tuwa siyempre ang fans ng Pure Foods Chunky Giants. Tignan ulit natin ito. When you talk about big games, you talk about big game James. Apat ang kanyang challenge doon. May foul pa. At pumasok at tira nito si James Yap, who will go to the free throw line para sa kanyang bonus free throw. Now was 16 big points. Wala pang mintis sa free throw line. Ay, nako. Binata. Hindi ako yun ah. Kaya nga hindi ako nagsalita eh. So ito, apat dito hinahabol ngayon ng Alaska Aces. Triangle offense, good factor play at ang ganda na execution ng triangle offense na yun ng Alaska Aces. At tapos untok pa sa Aries coach Tim Kuhn. And why not? That was a nice no-look pass on Sanitos. At yung kanina pang gustong-gustong ishoot na reverse shot nitong si Willie Miller, nakuha rin. Ito na, oh, binigay dyan sa poste ng triangle. Ayun na yung backdoor play for Willie Miller. At sabi to ng depensa nitong Pure Foods Chunky Giants. At Willie Miller naman mabibigyan ng pagkakataon para sa 3-point play. One of those players na gustong-gusto magpatahimik kapag maingay na yung fans ng kalaban, si Willie Miller. Pinatahimik yung mga fans ng Pure Foods at kumatok. Isa na lang ang kalamangan ng Chunky Giants. Pero hindi na nadagdagan yung assist ni Willie Miller, right? Sa last na 8 assist, kanina pa yung first half. Binabanggit kasi natin yung 8 assist na numero ni Mike Cortez. Nalimutan ni Willie Miller, siya is contributing 4 kapag nandyan si Mike Cortez. So yung 4 na, hindi pa siya nakakakota. Maganda na ng pagandang labanan ng Alaska at ng Pure Foods. Meron pa tayo 2 minutes and 44 seconds remaining. Diyan lamang po kayo, matinding endgame ang mapapanood nyo sa aming pagbabalik. Thank you.